Hindi Undas, hindi Semana Santa. Pero dagsa ang mga pasahero sa Araneta Center Bus Station sa Quezon City, hindi po para magbakasyon, pero para bumoto sa eleksyon. May unang balita si Darlene Tai live. Darlene. Rhea, good morning dito sa Araneta Center Bus Terminal. Marami sa mga naabutan natin ay ilang oras nang naghihintay para makabili ng ticket. Si Pilar at ang kanyang pamilya, madaling araw pa lang ay pumunta na dito sa Araneta Center Bus Terminal. Uuwi raw sila sa Samar para bumoto sa Lunes. Yan talaga ang mano ng mga Pilipino. Siyempre, botohan. Nasa dibdib namin kung sino ang iboboto namin. Pero nagbabaka sakali lang sila. Ilang araw na raw nagpapabalik-balik ang kanyang anak para makabili sana ng tiket. Si Feli naman, hating gabi pa lang nandito na. Dumating po kami dito, 12:30. Hindi pa ho namin alam kung may darating bus. Hindi niya raw ito inaasahan. Mas marami raw ang mga tao ngayon kumpara noong mga huling uwi niya. Kahit sarado pa, may mga nakapila na sa isang ticket booth para magbaka sakali na makabili ng ticket. Sabi sa nakapaskil, may biyahe papuntang ilang destinasyon sa Bicol. Pero Mayo 14 at 15 na ang pinakamaagang biyahe papuntang Samar. Sabi ng ilang dispatcher, may chance pa raw na makasakay ang mga pasahero pero kailangan pa nilang maghintay sa anunsyo kung may pabalik ng bus. Ayon naman sa pamunuan ng Araneta Center Bus Station, minsan ay mas marami pa raw pasahero kapag eleksyon kumpara sa ibang mga holiday. Gusto po namin, ma'am, maging maayos na yung bansa natin. Baka sakali yung may buto ko, yun ang manalo, tapos yun ang makapagpabago ng sistema natin. Rhea, ayon sa pamunuan ng Araneta Center Bus Station, maaari nga raw umabot sa 8,000 kada araw ang mga pasaherong pupunta dito mula ngayong Biyernes hanggang Linggo. At sa mga oras na ito, nakikita nyo naman na talagang halos siksika na dito sa area ng mga sakaya ng bus dito sa terminal. Yung may mga tiket na, ilang araw na raw yung nakalipas nung binili pa nila yung tiket at talagang pinaghandaan nila dahil inasahan na nila yung dagsa ng mga tao ngayong araw at sa mga susunod pa. Ayon sa mga nakausap natin doon sa pagbiyahe nila nung mga nakaraang holiday ay talaga daw iba ang sitwasyon ngayon at talagang masiksikan ngayong uwian dahil sa mag-e-election nga at boboto yung mga ilang kababayan natin. Pero marami pa rin sa mga nandito ay hindi pa raw nakakabili ng tiket at umaasa pa rin na makakabiyahe sila ngayong araw o sa mga susunod na araw. Ayon naman sa mga nakausap natin na dispatcher, may chance pa rin daw naman na makabiyahe sila ngayong araw at sa mga susunod pa. Kailangan lang nilang mag-antabay sa mga anunsyo na ibibigay dahil yung mga bus na balik ng Maynila ay magbibigay pa ng kanilang abiso. At yan muna ang latest mula dito sa Cubao sa Quezon City. Balik sa iyo, Rhea. Darlene, punuan ba talaga lahat ng ruta o may mga ruta na medyo pa namang nagbebenta pa rin ng ticket at may espasyo pa para sa mga kababayan nating nanonood at nagpaplanong umuwi sa kanilang probinsya? Rhea, doon sa mga biyahe ng Naga at Legazpi, hindi pa punuan at meron pang nagtatawag na mga konduktor dahil marami pang mga bakante dito sa mga bus na ito. Yung mga papunta sa Samar, Matnog at ibang destinasyon sa Bicol, yun yung mga pasahero na nahihirapan pang makakuha ng tiket. Meron ng ticket booth na ang sabi ay May 14 to 15 yung pinakamaagang biyahe papuntang Samar. Pero sabi naman ng mga ilang dispatcher na nakausap natin ay pwede pa rin daw naman at na baka sakali sila na pumunta dito sa terminal ngayong araw at sa mga susunod pa dahil merong chance pa na may mga bus na pabalik ng Maynila na magbibigay pa lang ng kanilang abiso. Rhea. Alright, maraming salamat, Darlene Kai.